Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Naoya Inoue at ang update sa potensyal na Pacquiao Garcia fight. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga nating lahat na talagang todo asar ang ginagawa ng ating pambato na si Gianreal Casimero sa kanyang kapwa-kampiyon sa dibisyon na si Naoya Inoue. Matapos makansila ng kanilang bakbakan noong 2020, ay talagang lahat ng pwedeng gawin na pampainit sa Japanese bantamweight champion ay talagang ginagawa ni Casimero. Kaya naman dahil dyan ay binansagan ito na angas ng Pinas. Bukod dyan mga idol ay talagang naging epektibo ang istilong ginagawa ni Casimero na pagiging maangas. Dahil mas naging maingay at matunog ang kanyang pangalan hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international boxing scene. May ilang mga boxing commentators din ang nagsabi pagkatapos niyang talunin si Duke Mica noong September na may potensyal maging superstar si Casimero sa US dahil sa kanyang pagiging maangas na estilo at pananalita. Kung maaalala nyo din mga idol ay sa huling laban niya kay Mica ay 6 na laban sa event na yon ay lahat world title fight kung saan main event sa pay-per-view na yon ang kambal na kampiyon na Charlo Brothers. Subalit umagaw eksena po kasi si Casimero doon dahil siya ang nagkaroon ng pinakamadaming views sa post-fight press conference. Tinalo niya pa ang views ng Charlo Brothers sa press conference na ito. Dito po kasi unang tinawag ni Casimero si Naoya Inoue na Japanese Turtle. At habang pinapainit ng gusto ni Casimero si Inoue ay akala ng karamihan ay hindi lang ito pinapansin ng pambato ng Japan. Ngunit sa totoo lang ay umeepekto din pala ito. Sa isang latest interview ni Inoue sa Japan na shinare ni Casimero sa kanyang Facebook page, ay sinabi umano ni Inoue na target niya ang Pilipinong si Casimero na may hawak ng WBO belt, yung Pinoy fighter daw na nagyayabang sa kanya. Dagdag pa ni Inoue na nakakainis na daw si Casimero kaya naman gusto niya na talaga itong makalaban. Subalit hindi pa po talaga ito pwedeng maganap sa lalong madaling panahon dahil obligado si Inoue na depensahan ang kanyang IBF title sa isa pa nating pambato na si Michael Dasmariñas. Sa kabilang banda naman mga idol ay patuloy pa din ang pag-init ng usaping potensyal na bakbakan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Ryan Garcia. At bagamat itinanggi ng special assistant ni Pacquiao na may nangyayaring usapan sa kanila ng kampo ni Garcia, ay muli pa ding iginiit ng ama ni Ryan na si Henry Garcia na patuloy ang negosasyon ng magkabilang kampo para sa laban. Ayon sa ama ni Garcia ay pwedeng ganapin sa 143-pound catchweight ang bakbakan ng dalawa. Bukod dyan ay pinag-uusapan pa din umano kung gagawin bang isang tunay na laban o isang exhibition fight lamang. Habang ang abogado naman ni Ryan Garcia na si Guadalupe Valencia ay sinabi kanina lamang na malaki ang posibilidad na gawin ang Pacquiao vs. Garcia fight sa April 24 o May 1 sa Texas, USA. So abang-abang na lang tayo ng mga susunod na balita dahil ayon kay Pacquiao ay ngayong linggo niya iaanunsyo kung sino talaga ang sunod niyang makakalaban. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.